Welcome back mga kalupdids dito sa The Lepers Loop TV. For today's topic is so yun nga mga kalupdids, ang pag-uusapan natin ay yung ginawa kong loop kahapon. So hindi ko na siya binidyohan kasi tumagal siya ng 2 araw, 2 days kong ginawa kasi hindi ko naman kayang tapusin ng isang araw kasi una sa lahat may ginagawa tayo, may anak tayo na una muna bago itong mga kalapati natin. So ayan, papasilip ko sa inyo yung loop na ginawa ko para sa mga kalapati natin, tapos ikukwento ko sa inyo kung magkano yung nagastos natin. So murang-mura lang to mga kalapatids, kaya samahan nyo ko. Tara! So ayan mga kalapatids, bubuksan na natin tong ginawa nating pinto. So ang ginawa kong pinto mga kalapatids ay tinalihan ko lang siya ng goma. Kasi gusto ko yung bukas na bukas, saka ako na lang papalitan kapag may oras pa ako. Kasi medyo busy ako ngayon mga kalapatids. Ayan. Ayan, bali pag bukas. Ayan, yun yung naitsura sa loob. So, box perch sana yung nilalagay natin. Kaso, kulang tayo sa kahoy. So, mag-a-add na naman tayo ng another budget. So, hindi ko na kaya. Kaya, ganito na lang yung ginawa ko. Putol-putol. Bali, siyam yung ginawa kong ganito. Tapos, 2 B perch and then viewing area gawa din tayo. So ayan na nga, ayan yung pinakadaanan, tapos hindi ko na nilagyan ng pinaka trap door kasi ang bala ko dyan i-double door natin yung mga kalapatids. So ang ginamit natin nga palang kahoy yung mga scrap. Eto to scrap yan mga kalapatids na palchina. So, binili ko yan ng per kilo. Yan, yung mga kahoy na yan. Kung mapapansin nyo, umabot dyan ng 5 kilo. Bali, ang 1 kilo ay 35 pesos. So, nagkakahalaga siya ng 175 pesos. Tapos, bumili din tayo ng screen. 1 meter lang yung binili nating screen kasi inilagay lang naman natin sa flooring. Tapos, dun sa ibabaw ng viewing area natin. So, yung screen, nagastos lang natin dyan is 90 pesos. Tapos, bumili tayo ng steel matting. Ayan, yung nakikita nyo. Steel matting na 1 buo. Yung payat lang, kasi may mataba niyan, mas mahal yun. Yung payat lang, nagkakahalaga siya ng 320. Tapos, yung iba, eto, may tira-tirang steel matting si Airpat na hiningi ko na lang. So yun, nga pala may mga materialis ako na ginamit na hindi natin binili, tulad ng kokolamber at saka nitong yero. Ayan, kasi yung kokolamber at saka yung yero, sobra lang yan sa pinagpalitan ng bubong namin. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, nagpalit kasi kami ng bubong. Yun, pinagsobrahan, ginamit ko na rin para hindi masayang. Ayan. So mamaya mga kalapatids, ipapakita ko sa inyo yung viewing sa labas kung anong itsura ng nagawa natin na loop, mini loop. So ayan, antayin ko munang umatres-atres yung init bago natin silipin yung labas mga kalapatids. A few moments later. So ayan mga kalapatids, kung nakikita nyo, yan yung unahan, harapan ng viewing area natin. Ayan, ganyan yung style. Tapos ito yung pinakapasukan. Bali dito, mag-add tayo ng landing board. So ayan, ganyan lang mga kalapatids.
So, ito yung picture ng ano, pinakaunahan. So, ayan mga kalapatids, tapos ko na ipakita sa inyo yung loop na ginawa ko para sa mga young bird ko. So, excited na rin ako na lagyan yung loop na yan. So, bago ko lagyan yung loop na yan mga kalapatids, hahanap muna ako ng magiging panalo sa mga ipot ng mga kalapati natin mga kalapatids. So, next, update ko kayo pag ililipat na yung mga kalapati natin dyan sa loop na yan. So, excited ako dahil ngayon lang ako nagkaroon ng ganyang loop mga kalapatids. So, yun lang mga kalapatid. So, maraming salamat sa inyo. Tatapusin ko na to bago pa ako mahulog sa bubong. Ayan. Tatapusin ko na tong video na to mga kalapatid. So, huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. So, yun lang. Thank you. God bless.